Huwag pahuli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Clavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga unang balita. Isang lalaking patay matapos masagasaan ng 18-wheeler truck sa Sampaloc, Maynila. Batay sa investigasyon, tumalon umano ang lalaki mula sa Central Island, kaya siya nahagip ng paparating na truck. Ang report mula kay Marvin Dumandao. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Sampaloc, Maynila. Matapos pagkaguluhan ng daan-daan taga roon, ang bangkay ng lalaki na gulungan ng isang dambuhalang 18-wheeler truck bandang alas 11 ng gabi. Di na makilala ang biktima matapos umilalim sa dambuhalang truck. Walang ID na nakuha mula sa biktimang nakasuot ng itim na t-shirt at maong na shorts. Di naman tumakas ang driver ng trailer. Nakita niya na raw ang lalaki sa ibabaw ng Center Island mula sa di kalayuan. Depensa niya, siya man ay nabigla sa ginawang biglang pagtawid ng lalaki. Kala ko tatalon kasi siyang tumalon na doon sa may harapan ko. Di na marino ko ng konti. Nung lumagpas yung ulo ko, tumalon talaga siya. Eksakto sa gulong. Bagay na pinatunayan ng isang saksi. Bigla na lang pagdaan po ng 10-wheeler, bigla na lang po siyang dumaan pa eh. Palaging paalala ng mga otoridad. Pwede gamitin natin yung pedestrian lane talaga. Sa delikado talaga yung tumawid sa mga ganyang bawal. Nagbigay din sila ng ilang maaaring gawin ng mga driver ng mga truck sakaling dumaraan sa matataong lugar o mga lugar tawiran. Ang nga, magbuhusin nila, medyo minor-minor. Lalo na itong lugar na to, medyo busy lane kasi to. Ito unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao reporting. Patay ang isang babae matapos ma-hit and run sa Pasig City. Isang 10-wheeler truck ang nakapatay sa biktima. Narito ang report ni Rida Reyes. Halos hindi na makilala pa ang babaeng ito sa tindi ng pinsalang tinamo matapos ma-hit and run sa panulukan ng C5 at Ortigas Avenue sa Pasig City mag-aalas 10 ng gabi nitong Miyerkules. Sa pool sa ulo ang di pa nakikilalang babae na dagan-dagan pa ng sinasakyan nitong bisikleta ng abutan ng GMA News kagabi. Sabi nung balot bindor nakasaksi, yung truck atang nakadali sa kanya. Kaya lang tinagpuan eh. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng biktima. Dalawang ID kasi ang na-recover mula sa wallet nito. Dali-dali naman nakatakas ang 10-wheeler truck na nakapatay sa biktima. Hindi rin ito naplakahan ng mga nakasaksi sa pangyayari. Panawagan naman ng otoridad sa tumakas na driver ng truck. Kung sino man yung truck driver na nakasagasa sa babae dito sa IPI, lumantad ka na para ma-solve naman yung kasong ito. Ito ang unang balita mula sa Pasig City. Rida Reyes reporting. Arestado isang lalaki na nagbebenta ng umano'y nakaw na motorsiklo sa Las Piñas. Patuloy naman pinaghahanap ang nakatakas na kasama ng suspect. Ang report mula kay Ian Cruz. Sa Las Piñas City Police Headquarters ang pagsak ng 23 anyos si Roderick Lublica. Bago maghating gabi ay sinita ng mga tanod ng barangay Elias Aldana ang suspect at isang kasama nito na pinsan niya raw. Nagbebenta raw kasi ang dalawa ng motorsiklo na nagkakahalaga lamang ng mula 1,000 hanggang 4,000 piso. At dahil nagduda ang mga tanod na pag-aari ng dalawa ang mga motor, hinanapan nila ito ng papel. Doon na raw nagtangkang tumakas ang dalawang suspect. Pero sa maiksing hambulan, nasa kota rin si Rubrica. Nag-confess kanina si Roderick na kuha daw nila to, sinalisihan nila along Alabang area itong sasakyan na to at naghahanap nga sila nung mabebentahan. Sagot ng suspect sa mga investigador. Diskarte lang ba yung pinapabenta? Ha? Pinapabenta. Sino nagpapabenta? Hindi sa amin po. Sa ngayon ay inihanda na ang kukulang kaso laban kay Rubrica. Pinaghahanap na rin ang katakas itong kasama na umunay may bitbit pang baril. Ito ang unang balita mula sa Las Piñas City. Ian Cruz reporting. Tumagilid ang FX na minamaneho ng isang sundalo matapos banggain ng dump truck sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa hiwalay na aksidente, isang nagpakilalang pulis bikutan nakabangga ng taxi. Ang report mula kay Oscar Oida. Kung nagkataon, nalagasan na naman ang sundalo ang ating bansa. Hindi sa gera, kundi sa aksidente.
Literal na na-knockdown ng Tamaro FX ni Technical Sergeant Lorenzo Tawakni matapos umanong tumbukin ito sa likuran ng isang dambuhalang dump truck. Nangyari ito mag-aalas 4 na madaling araw sa May Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasusundo lang daw ni Tawakni sa kanyang misis at papauwi na sana sila sa kanilang bahay. Ang lakas yun kasi doon kami papunta tapos bumaliktad yung sakyan namin. Sa halip na huminto, kumaripas pa raw papalayo ang truck na nakadisgrasya sa kanya. Buti na lang daw at may ilang taxi driver na humabol at humarang sa natura truck. Pero paliwanag ng truck driver, wala raw silang balak tumakas. Hindi raw kasi kumagat ang preno. Dahilan din kung bakit nadisgrasya nila ang sasakyan ng sundalo. Hindi na kumagat yung preno. Ngayon, kaya nga inapakan ko pa nga yung pedal ng preno. Hindi hanggang doon, no? Doon ko na ano na... Doon na ko na napahinto. Paano ka nakahinto? Eh, inapakan ko na yung preno. Isang nagpakilalang pulis bikuta naman ang nalagay sa alanganin matapos tumbukin ng minamaneho nitong Mitsubishi Lancer ang taksing kanyang sinusundan. Sa lakas ng impact, ang nabangga niyang taksi sumalpok tuloy sa isa pang taksi. Biglang bumulusok. Pagbangga niya ako sa likod, sumalpok ako sa loob. Tapos pinatay ko agad yung LPG kasi LPG yun baka sumabog eh. Tapos nung bumangga ako, sumadsaduro sa isang taksi rin bumangga. Ang masaklap nito ayon sa taxi driver, imbis daw na humingi ng pasensya. Nakainom pa ho siya, nagyayabang pa, pinagmumura kami rito kanina lahat. Ang nagpakilalang pulis, kinilala ng mga traffic investigator sa pangalang Jerry Martinez Samson. Inaalam na ng mga otoridad kung tunay nga bang pulis bigutan si Samson na hindi man lang bumaba ng sasakyan para maibigay ang kanyang panig. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting.